Hey, youth! Youth steps! Yun. Kita ka na, kuya. So, etong video natin, pag-usapan natin ay what is a sin? Uy, Kuis, ano, nabablog ka? Ha? Oo. Video ako. Kusal. Ginagawa niya dito. Ah, tungkol sa sin. What is a sin? Ano ba yung malat? Ang sa huwag ganun. Asin yun, asin. Hindi, okay. Yun yung ano, topic namin sa math. Sin constant. So, ito nga pala si Carl. Si Carl at si Franco. Yeah. So, yung video namin ngayon, pag-usapan natin is, what is a sin? Hindi yun yung maalat na sinasabi ni Carl, at hindi rin yun yung sa math na sinasabi ni Franco. What is sin for you? Ano ang kasalanan para sa'yo? Yung paglabag sa utos ng Diyos. Ikaw, Carl? Hindi pagsunod sa batas ng Diyos at batas ng tao. Okay. So, kasalanan ay hindi pagsunod. Man, tama. Pero, alam nyo ba na ang sin ay hindi talaga lang siya pagsuway? Kundi ang pagsuway ay part lang siya ng sin. Ang sin talaga ay turning away from God's love. Di ba sabi ko nun, kapag ang hindi pagsunod ay paglayo sa pagmamahal lang, magulang. Yung sin, yun din yung paglayo natin sa Diyos. Kasi hindi natin sinusunod yung mga batas niya, yung mga utos niya. Kasi daw, yung mga utos o yung mga batas, ginawa niya yon para maging mabuti tayo. At sa hindi natin pagsunod doon, hindi tayo nagiging mabuti at hindi niya tayo nagiging katulad. Dahil siya ay mabuti. So, pare-parehas ba ang mga sin? Tingin niyo. Di ba, pagka nangupit ka ng 20 pesos, tapos nagnakaw ka ng, sa kumpanya nyo ng 1.5 million pesos, parehas lang naman pag nanakaw yun, di ba? So, parehas lang yun. Parehas lang. Kahit mas malaki yung kinuha ng isa. Di ba hindi? So yun, meron kasing, ano ba yung mga sin na alam nyo? Mortal sin. Venial sin. Yun. Before yun, meron pa tayong tinatawag na, ano yung galing kay Eva at Adan? Original. Oh, regional sin. Meron kayang China sin. Pero yun, China sin, fake sin. What is original sin? Original sin, ayun yung galing kay Eva at Adan. Ano ba yung ginawa ni Eva at Adan? Sige nga. Yan na, kinain yung pinagbabawal na. Oo. Oo, yun. So, anong ginawa nilang unang beses? Sila ay? Sinuway yung ano. Disobedience pa rin. So, yung sa paghindi sunod, yun yung dun tayo lumalayo. Ganun din sa parents, di ba? Di ba, Franco? Pag hindi tayo sumunod, hindi dahil ayaw lang natin sumunod, kundi lumalayo tayo dun sa love na binibigay nila sa atin. Kasi yung utos nila, love nila sa atin, so sa hindi natin pagsunod sa love na yun, hindi natin tinatanggap yung love nila. Tama. Di ba? Para bang ano, nag-offer si Lord ng love, tapos nag-no ka. Ooh, parang siya. See. Ikaw. Mo yan. Ay, sorry. Ayaw nga pala. Ipo-post ko pala to. Sorry. Ngayon, what is personal sin? Ginawa mo. Oh. Ginawa ko. Ginawa natin. Ayan. Okay. Personal sin. Personal. Di ba parang pag may self, may gamit ka. Pag personal yun, sa'yo yun. So, yun yung personal sin. Yung tayo yung may gawa. Tayo yung nag-commit. So, sa personal sin, di-distinguish siya dalawang parts yon. It's either mortal sin or venial sin. So, what is venial sin, Carl? Yung mga maliliit na kasalanan. Maliliit na kasalanan. What is mortal sin naman? Malalaki. Basta yung graveng kasalanan. Grave sin. Okay. Yung venial sin, ito yung mga maliliit na kasalanan na sumisira sa love ni God sa atin. Para bang kayang patawarin. Kumbaga, kurot lang.
Yung mortal sin, ito naman yung pumapatay sa love ni God sa atin. Mapaparamdam niya sa iyo na, ah, hindi ka na mahal ng Diyos. So, lalayo ka na sa kanya. Ganon. Venial sin, napapatawad siya kapag ka nagsisimba ka dun sa act of contrition. Ang mortal sin, mapapatawad lang siya kapag... Confession. Thank you, Kuya Ace. Grabe. <Yes. laughs> Tapos, meron tatlong bagay na kailangan nandun para masabi mong mortal sin yun. Una, grave matter. Mabigat nga yung kasalanan. Tama yun. Pangalawa, full knowledge. Alam mong mali yun, pero ginawa mo. Pangatlo, may consent mo. Full will mo na gawin yun. Pag absent ang isa dun, venial sin lang siya. Tuwing Sunday, di ba, obligado tayo magsimba. Alam mong masakit para kay Lord yun. Kasi, nasa commandments niya yun. Pero, na-traffic ka sa EDSA. Inabot ka ng 8 p.m, wala nang mass nun. So, venial sin or mortal sin? Venial. Kasi, wala ang will. Oo, yung will. Kasi gusto mo magsimba pero naipit ka sa traffic. So, etong sin na to, itong mga sin na to, ay hindi depende sa perception ng man kung ano yung grave, kung ano yung mabigat, kundi nakadepende to dun sa commandments ni God. Tama yung sinabi nyo kanina, nung start natin na ang sin is disobeying God. Tama. Ang sin talaga ay not hitting the bullseye. Kasi God nag-set siya ng example, nag-set siya ng criteria, at yun yung dapat natin gawin para maging katulad niya. Pero hindi natin nai-hit yung bullseye na yun. Ang nai-hit natin yung mga nasa paligid ng bullseye na yun, which is the one who separates us from Him. That's sin. Ini-aim natin maging good, pero hindi natin nagagawang maging good. Sumasala tayo. So, anong gagawin natin? Practice. Practice. Practice to be good. Hindi man natin ma-hit ang bullseye sa first time, pero mai-hit natin siya through practice. So, paano naman matatanggal tong mga sin na ito? Confession. Naalala niyo yung prodigal son dun sa chapter 4? Oo. Ng LST. Explain namin sa inyo sa susunod kung ano yung LST. Ano yung ginawa niya para mapatawad siya ng father? Bumalik siya. Bumalik. Ano yung intention niya bakit siya bumalik? Mag? Sorry. Humingi ng tawad dun sa tatay. Yun lang yung hinihintay ni God para mapatawad niya tayo sa mga kasalanan natin. Bumalik sa kanya, kahit nga hindi mag-sorry. Di ba nung nagsusorry yung prodigal son, ano ginawa ng tatay? Pinigilan niya, tapos binigyan niya na kagad ng damit, ng chinelas, ng singsing. So, hindi mahalaga sa kanya yung sorry mo. Ang mahalaga ay yung pagbabalik mo sa kanya. At, di ba, sabi natin, yung sin, kapag nag-sorry tayo, di ba, kunyari, kapag nagkasala tayo kay ano, di ba, anong ipinapangako natin pagkatapos natin mag-sorry? Hindi na uulitin. That's how we love God. Pag nag-sorry tayo, hindi na natin ulit uulitin. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba, Carl? Ang mahalaga ay nagsisisi tayo at handa tayong magbago para kay Kristo. Ito nga ulit si Franco. Wow, energy Franco. Franco. At si Carl. Yes. Ilang nga pala yung mga mababait kong ina-LST at chapter 5 na kami. Tapusin nyo yung video na to at makikita nyo kung saan kami pupunta mamaya. God bless!